Keep on. Get it straight with Daniel Razon. Isama po natin si Congressman Rodel Batocabe, ang representative po ng Ako Bicol Party List. So, 42 against 7 and parang feeling nyo talagang kailangang harangin ng impeachment na sinasampalaban sa Pangulo. Bakit po? Hindi. Siguro ang harangin might not be the right term. Mm-hmm. Ang gusto lang po namin ay ganito. Kung analyzin mo, Daniel, ano po ba ang impeachment? Ang impeachment ay para alisin ang Pangulo dahil may mga malaking kasalanan sa publiko. Mm-hmm. Ang Constitution ay nagbigay ng limang grounds ano para alisin. At ito'y na mga napakabigat na grounds. Ano? Mm-hmm. For example, culpable violation of the Constitution, mm-hmm, treachery, di ba? Ang lalaki ng... Doon daw pumapasok yung sadap. Betrayal of public trust. Okay. So ito po ay hindi basta-bastang mga kasalanan sa taong bayan. Mm-hmm. Okay. Ngayon, ang tanong, sasabihin na natin na merong batayan. Okay? Ilalagay natin sa proseso. Ano po ang proseso ng impeachment? Ito po, pag nagkaroon ka ng complaint, dadali po ito sa Committee on Justice. Mm-hmm. Ako po ay isang miyembro po doon. Mm-hmm. At una po, alamin po namin kung itong complaint ay may form. Mm-hmm. O yung tama sa forma. Mm-hmm. Sabihin na natin, tama sa forma, magbobotohan po kami noon. Pero mm-hmm, bago niyan magdedebate, mm-hmm, ay ilang buwan na yan. Mm-hmm. Ngayon, tatanungin naman susunod, so kung may sustansya. Mm-hmm. Kung may sustansya, ngayon, nagdedebate naman po kami. So ilang buwan na or araw ang maguguluhan natin. At habang nagdedebate kami tungkol dito at kami pinagpipiestahan ng media at ang dami na pong magtumitingin sa media ng mga kasama po namin. Mm-hmm. At pagkatapos nito, kung manalo po ito sa Committee on Justice, ay pupunta sa plenaryo. At plenaryo naman po ayon nandoon. Magdedebatehan na naman po. At habang nagdedebatehan po kami, nandun ang taong bayan, ang lahat ay nanonood at nagdedebate at nag-away-away kung talaga mayroong batayan o hindi. Eh, hindi ba, ganyan naman ang gusto ng maraming politiko. dahil parang yung exposure nila, lalo na malapit na eleksyon. Yun nga sinasabi ko, Daniel, na yun ang nangyari. Itong impeachment complaint na to ay pang-politika lamang, mm-hmm, pang-publisidad lamang at hindi dahil talagang gusto natin alisin ang Pangulo. Bakit? Ay, wala na. Dalawang taon na lang. Dalawang taon na. Pagkatapos sa plenaryo, nandun na tayo sa Senado. Nakita naman po ninyo yung impeachment ni Estrada, mm-hmm, impeachment ni Corona, kung paano nahahati ang ating bayan, kung paano wala nang ginagawa at nanonood na lang ho tayo bawat hapon. Ito ang pinakamalaking telenovela lagi. So you believe na kung sakaling isusulong pa itong impeachment, wala na rin kayong magagawa sa Congress? Yan po. Tumpak po. Tumpak po. Wala na kami magagawa kasi lahat na naman po tayo tungkol sa impeachment. Paano na po yung mga nasalanta ng bagyo? Paano na po yung ating mga mahihirap? Saka yung mga nakabimbinin yung mga panahon ng batas. Oo. Nakabimbin ng batas. Wala na pong gagawin. Ang Senado ay nandun na rin kasi sila mga most important bills sa palagay ninyo, yung mga mahalagang panukalang batas na kung sakasakali na magtutuloy itong impeachment sa Pangulo, ay mamamatay o hindi na mabibigyan ng pansin? Una sa lahat, itong sinasabi ng Pangulo, itong joint resolution namin tungkol sa savings, mm-hmm, yung sa para kung paano paggugol ng pera, isa po yan. Mm-hmm. Pangalawa, itong bansang Moro. Itong bansang Moro. Pangatlo, yung pag-amienda ng ipira o pagbigay ng emergency power sa Pangulo, mm-hmm, importante ho yan kasi nagkakaproblema ho tayo sa ating energy, mm-hmm, sa ating power. Itong mga batas na to ay kailangan natin, even the budget, maapektuhan po natin, mm-hmm, dito sa uusap ng budget. Dahil kung ang mapunta sa Senado po yun, mahirapan na rin po ang Senado na mag-revisa o mag-aral ng ating pambansang budget. So, anong mangyayari sa atin dito? Tayo ay isang bayan na ang pinag-uusapan na lang natin ay kung dapat patalsikin o hindi ang ating Pangulong Aquino. Mm-hmm. So, anong mangyayari nito, Daniel? Ang nangyayari ngayon, ito ay ginagamit, pinipiga ng ibang mga grupo para sila ay makita araw-araw sa TV, marinig sa radyo, malathala sa ating mga payapayagan. Mm-hmm. Yun lang ang ginagawa So you're saying na yung mga nagsusulong ng impeachment, gusto nila magkaroon ng exposure? Tama po yan. Publisidad lang naman. Kung talaga may pagmamalasakit sila sa bayan, alam po ninyo, kasuha na lang nila. Kung tingin po nila, yung mga
mababa sa presidente. Kasi ang presidente po, hindi pwedeng kasuhan abang siya ay presidente, di ba? So yung mababa sa presidente, kasuhan na po nila. Gawa na po nila ng kaso. Doon na lang po nila ilagay yun. Huwag na po nilang arangin o istorbohin ang trabaho ng Kongreso. Kung ang tingin nila si Presidente Aquino ay may kasalanan, ay pagkatapos ng termino ni Presidente, total maghintay na lang silang 2 taon, kasuhan nila. Kung, hindi yung ganito na i-divert natin yung atensyon ng bayan, ipapakita natin sa publiko na ganito ang Pangulo, na alam naman natin na maalis na yan. Aalis na yan na ang pinag-ugatan ay DAP. Yung DAP. Kayo ba nakinabang ba sa DAP? Ay, pinatanggap ba kayo sa DAP? Ang di po namin alam kung DAP o kasi hindi naman po sinasabi kung DAP po yun eh. Hindi naman sinasabi kung ano yung pondo na... Bakit po lahat halos ng mga tinatanong ko, hindi nila alam kung may galing ba sa DAP o hindi? Di ba meron kayong sa PDAF na allocation lang para sa inyo dapat? That's around 70 million. Tapos natanggal na yung PDAF, naiwan pa yung DAP dahil di pa naman that time na dideklara yun. Hindi nyo ba kinukwenta yung kung naka 70 million na kayo? Or... Hindi, ganito yan. Siguro yung mga sinasabi nila na hindi alam ng DAP, kasi may mga requests. May mga requests over and above the 70 million. Mm-hmm. 70 million. Yung may mga iniingi ang iyong mga constituents. Mm-hmm. At magre-request ka sa pamahalaan kung pwede mabigyan to ng ganitong proyekto o programa. So if it did not come from the PDAF, probably it would come from some other sources. Yes, probably DAP. Probably. Most likely. Kasi kaya may pondo. Kasi siyempre, may mga humihingi. So, mga hingi ka ng tulong sa pamahalan o sa ekotibo. Pero hindi ba kayo aware na may DAP? Ako po hindi po aware. Hindi po kami aware na may DAP. Pero alam po ninyo, bakit parang napakasama ng tingin na sa DAP? Hindi naman po ito napakasama. Ang problema, it's so unfortunate na parang pinapalabas po natin. Ang DAP ay napakasama. Parang ito po ay ninakaw sa kaban ng bayan. Ito po ay isa lang naman na ginawa lang po ang savings. At ito, napakita naman ng Pangulo na ginugol sa mabuting mga proyekto, programa. So naniniwala ba kayo na yung lahat ng kinuha mula doon sa DAP ay well accounted na? O nandiyan na lahat? Kasi wala pa hong nailalabas daw talaga na detalyado. Ilalabas po yan kasi siguro naman ay ongoing pa yung mga programa, projects sa DAP. At ang mangyayari po nito, magkakaroon naman po yan ng audit eh. Linagay naman po yan lahat sa proseso. At so siyempre, it's also premature to say na nagamit ng tama lahat? Tama rin po. Tama rin po kayo. Pero ang masasabi lang po natin, nilalagay sa tamang proseso. Ang gusto ko sabihin ng tamang proseso, hindi naman lalabas ang perang to o may bigay sa programa kung hindi napabidding, nagkaroon ng bidding, ginagawa, at mayroon pong commission and audit. Pero so, paano pong tama yung diniklara nga na unconstitutional? Okay, ganito lang po yan. Sinasabi lang naman, mali ang ginawa ninyo na kumuha kayong pera sa ibang ahensya at nilagay nyo po savings at ginamit nyo sa ibang ahensya. Mm-hmm. Okay, o gumawa kayo ng isang programa na hindi nakalagay dun sa General Appropriations Act at naggawa at kumuha kayo ng pera para i-Google dito. Hindi ba basic yun? You're a lawyer, sir. Isn't it basic? Actually, ang nakikita ko po doon, nakita nila yung meron sa administrative code na ina-allow yun. Mm-hmm. At meron po namang mga dating mga practices ng mga previous administration. But the administrative, code and even the practices of the previous administrations, hindi pwedeng sabihin natin above the Constitution. Tama po yan. Pero ang nakakalagay lang naman po sa Constitution ay bawal yung mag-transfer ka sa isang branch, let's say legislative to an executive branch. Yung savings sa legislative, ilagay mo sa executive, or the savings sa executive, ilagay mo sa legislative. Pwede ho, yung savings doon mismo sa, let's say, sa speaker, sa house. Mm-hmm. Pwede lang doon sa house lang yun. Pero it's not even in the General Appropriations Act eh. Di ba parang sinasabi nila nung una, although that's one of the arguments na binigay din sa akin the last time na sinasabi, yan naman nasa General Appropriations Act. Until such time, dumating naman ang inamin mismo nila Secretary Abad na meron talagang na wala talaga doon sa General Appropriations Act. So tama, how do you reconcile those? Yun ang masama doon. Yun ang tingin ko masama doon. Na gumawa ng proyekto, programa, or meron silang ginawa dyan na nakita ko, nakalinya na ganitong programa, nakalinya
linagay under that heading. Mm-hmm. Gusto kong sabihin, itong mga let's say support to local government units. Mm-hmm. So, kung may programa, project doon, ilalagay nun sa under the support to local government units. So, that's illegal? Actually, hindi natin masabing illegal at that time, ha? Because, mm-hmm. because wala naman nagsasabi na illegal. Kasi matatandaan po ninyo, Constitution, na ipasa po yan, 1987. Yung administrative code, after na nung Constitution. Although yun, at that time, it was enacted by President Cory under the, the Freedom Constitution. Mm-hmm. Yung may revolutionary powers pa po siya. Mm-hmm. So hindi Kongreso ang gumawa ng administrative code, kundi si Pangulong Cory Aquino. Mm-hmm. Pero ito po, na-enact ang administrative code after yung Constitution na-ratify. Mm-hmm. So ang gustong sabihin, meron naka-administrative code, okay, it is also still a good law unless it might be contradictory to the Constitution. It might still be a good law unless also declared. Which is contradictory nga doon unless declared by the Supreme Court. Mm-hmm. Pero so, yun sa mga ganun pong kaso. Pero yung sinasabi nga ninyo, basic law lang naman yung pag-uusapan natin doon sa nilipat mo, ginamit mo, ay wala sa general appropriations. Ako, personally, yung cross-border, yung tinatawag na nilipat mo from one branch to another. Ako, ang tingin ko, hindi po pwede yun. Mm-hmm. Personally as a lawyer. Mm-hmm. So, but ang sinasabi so, naman po nila... So, masasabi ninyo na it was not advised to the president dahil supposed to be, bilang lawyer, basic lang naman po yun, di ba? Dapat ini-advise yun sa presidente na hindi pwede yan. Tingin ko, ewan ko kung ina-advise, pero ang tingin ko nangyari doon, pinul nila yung lahat ng savings sa mga lahat nandito para ito paggagamitin. So, hindi nila nalalaman kung saan napupunta na. Mm-hmm. Yan ang sinasabi ni Secretary Aban. Mm-hmm. Pero you know, Daniel, ang nangyari dito, siguro talaga tama po na mali din, tama ang Supreme Court na ganito. Kasi okay lang kung dahil ito ang administrasyon. Paano yung hindi marunong gumamit ng pera? Mm. Maaabuso at maaabuso so you talaga. you now agree with the Supreme Court na tama ang kanilang ginawa. Tama po 'yun kasi talaga so, naman so kontra naman ngayon yan doon sa ginagawa ngayon ng administration because they have filed a motion for reconsideration saying that the decision of the Supreme Court is not correct. Ito po, ako personally yung sinabi ng Korte Suprema na presume ang bad faith, mali po 'yun. Mm-hmm. Mali po 'yun. Dapat po sana good faith muna. Presume mo yung good faith, may regularity of official function. Yung tinatawag po namin na yung operative fact doctrine na dapat good faith ka. Hindi yung sinasabi na itong mga gumawa nito ay presume bad faith na unless na i-prove nilang good faith sila. Mm-hmm. Yeah? So parang yung bumaliktad na parang proven guilty unless proven otherwise. Yes, hindi proven presumed innocent until proven otherwise. Mantakin mo kung anong mga kaso noon, yung lahat man pati yung mga nasa baba sa gobyerno. Mm-hmm. Ikaw bad faith ka kasi alam mo hindi naman to galing dito, anong ganun. Mm-hmm. So pwedeng ma-exploit yan ng ibang mga tao lalo sa politika. So maraming kaso yan. Hindi ba mag-apply naman dito yung kasi may presumption naman na alam mo ang batas. Parang sinasabi na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. And ganito, if there is a law saying that it is against doon sa basic law natin. Hindi, ganito yun, Daniel. Dapat ikaw, kung sino nag-aakusa, na sabi mo, alam mo ang batas, di ikaw ang mag-prove niya na alam niya ang batas. Mm-hmm. Hindi yung ako na, alam ko na, pinisyon mo na kung alam ko ang batas, at ako mag-prove na hindi ako in bad faith. Hindi ba ang unang dapat na presumption, alam niyo ang batas? Of course, we know the law. But yung regularity in the performance of official functions. In other words, when you perform your official function, you are presumed to be in good faith. So, up to what extent now are you willing to go out para po harangin yung impeachment sa presidente? Alam po ninyo, siguro we will inform the people of this ang nangyayari. Nangyayari kasi, Daniel, tingnan mo ha, more than yung walang numero, walang batayan. Pero kung sabi ko nga, ano ang motibo? Bakit magpapa-impeach ngayon na alam mo naman natin na dalawang taon na lang?
Mm-hmm. Ang impeachment ay mahigit na isang taon. Mm-hmm. Mahigit na isang taon gusto mong alisin ang Pangulo. Mahigit na isang taon. At gusto natin at iatiin natin ang taong bayan mm-hmm. at mapag-usapan at wala na tayong gagawin. Napakarami po namin gawa sa Kongreso. Alam po ninyo nung ini-impeach sa atin si Chief Justice Corona, marami po kami na binbin na trabaho sa Kongreso dahil yun na lang po ang pinag-uusapan namin. So kung kayo didiretsahin ninyo sa pananalita, ano ang nakikita lang ninyong motibo ng nagsusulong ng impeachment sa Pangulo? Ay magpapagwapo po at in aid of election or re-election in 2016. So what is your message sa kanila? Ay sana naman po isipin na po ninyo ang kapakanan ng taong bayan, higit sa lahat ng interes politika, sana naman po ang ating mga taong bayan, lalo-lalo na yung mga nasa lanta ng Bagyo ngayon, ang dami-dami po, lalo-lalo na sa Bicol, sa Calabarzon, marami pong mga nawala ng bahay, mga na mga pananim, ayun po ang aming prioridad sa Kongreso. Marami pong pinag-uusapan, lalong-lalo na dalawang taon na. Mm-hmm. Sana naman maisip naman po nila na itong pagbabangayan namin, pag-aaway-awayan, huwag na natin mag-aaway-away ngayon. Kasi tapos na eh, dalawang taon na lang ang Pangulo. Mm-hmm. Ha? Mag-aaway na lang tayo sa 2016, di ba Daniel? After that, ngayon magtulungan okay. na muna ka tayo. Paano nyo naman sasagutin kung sabihin nila sa inyo na nagsisip-sip ka lang sa administrasyon? Kahit anong sip-sip mo sa administrasyon, pare-pare yung trato eh. Mm-hmm. Siguro alam naman po ng lahat yan eh. Si Pangulong Aquino eh, hindi naman nagbibigay ng special treatment. Mm-hmm. Hindi gaya ng mga nakaraang administrasyon. Mm-hmm. Ito naman po so, inaamin nyo na ngayon na yung nakaraang administrasyon ay talagang nagbibigay ng special treatment? Oo, yung sinasabi ng mga, tuwing mga impeachment, may mga projects sila. Mm-hmm. Diba? Yung ganun. So, kung sino ang mga kaalyado ng administrasyon nun, marami mga proyekto. Mm-hmm. Dito naman, wala eh. Dapat sumunod ka sa alituntunin. Mm-hmm. Kung kukunin ba kayo ngayon na testigo laban sa dating Pangulong Arroyo, pwede kayo? Ano yung testigo? Ikaw talaga eh. Sir, maraming salamat po for being with us. Thank you so much. Salamat po sa time. Okay. Ako, Bicol Party List Representative Congressman Rodel Batocabe. Dito lamang po sa programa ang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.